Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Gaya sabi ko, maaga tayo ngayon. Ah, baka ho mamaya, makaisa pa. Salamat ulo sa magandang comments nyo sa vlog ko kahapon. No? Pero, balikan ho natin ulit si Senior Aguila. Interesado ho ako talaga dito. Ha? Balikan po natin si Mon Gualvez kung saan nagtungo... Socorro Bayanihan Service Leader Senior Aguila sinagot ang mga aligasyon. Oh. One day ago ho ito. Ha? Si Cheryl Cosim. Sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte para nga mabisita po ito at makausap ang kanilang leader. Mon, ano ang update dyan? Cheryl, inaabot ng halos 2 oras bago marating itong Sitio Kapihan. Ito yung kinatatayuan ko ngayon na nasa tuktok ng bundok sa bayan ng Socorro dito sa Surigao del Norte kung saan makikita nga ang malupit no, sa tuktok ng bundok nila gayon. No? Lugar na pinupwestuhan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. At dito nakausap natin yung pinuno o yung leader nga ng grupo na si alias Senior Aguila at isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyong ibinabato sa kanya maging sa kanilang organisasyon. Mula Siargao Island, 1 oras kami nagbangka para marating ang bayan ng Socorro. Pagdating sa bayan, mga tricycle o bao-bao naman ang sinakyan namin para marating ang tinatawag nilang kapihan na nasa tuktok ng bundok. Pero bago makapasok sa mismong kapihan, may security munang hiningi ang aming mga pangalan. Hindi ganun kadali marating ang lugar kung saan nakatirik ang mga bahay ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Pero mainit ang pagsalubong nila sa amin na sinabayan pa ng sayawan at kantahan. Ayos ah! Kilala bilang civic organization ng SBSI dito sa Surigao del Norte. Pero biglang nag-iba ang imahe nila ng isiwalat ni Senator Riz Ontiveros na pugad umano ito ng prostitusyon, illegal na droga at karahasan. Depensa ng leader ng grupo na si Jaren Scalario o Senior Aguila. Matatakot ako sa Diyos, sir, kung kanina. Kasi may takot ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Sa Kristan nga ako, sir. I am believers of God. Parang para sa amin, unfair naman. Kasi kahit staff lang niya, hindi naman dito pumunta. O kahit siya, ni Anino niya, hindi pumunta. Na sana pakinggan din naman ang panig ng buong komunidad rito. Para makita talaga yung buong katotohanan, sir. Gitya, walang pa... Lahat yan, makikita natin kaabang-abang po. Sa 28 sa Senado, si Senior Aguila. Mumulestya o panggagahasa sa mga menor de edad. Pero pag amin niya, may nangyayari talagang early at fixed marriage sa lugar. Nung una lang yan, kasi parang nanonatong Socorro yung tradisyon na parang sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Hindi ka naman Chinese eh. Bakit kinokopya mo yung Chinese? Ha? Para sa mga Chinese, early marriage, arranged marriage, ha? Ang problema sa'yo, pagka naikasal mo na, tatanungin mo pa yung lalaki kung nayari na after 3 days. At pag sabi ng lalaki hindi pa, eh ano ka ba? Ripin mo na eh. May titulo ka na dyan eh. O, di ba? Sabi nung ano kahapon, di ba? O, yung nagre-reklamong miyembro nito, si Senior. Ha? Tuloy natin. Parang sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Yung ano, kasi kahit nga, hindi naman dito kasi buong Pilipinas. Pero dito sa Socorro, hindi kami yung lang may issue rito. Meron ditong issue sa buong organisasyon. Pinakita rin nila sa amin ang tinatawag na White House kung saan nakatago raw sa ilalim nito ang umano'y Shabu Laboratory na mariin din nilang pinabulaanan. Pati ang mga inakala raw na lalagyan ng mga baril. Sinasabi nila, nabrax raw ng armas. Armas yan, sir. Mga tripod. Mga shooting. Bukod dito, meron din silang sariling radio station at recording booth. May tahian, heat press machine at tarpaulin printing. Habang gumawa na rin sila ng makeshift classroom sa lugar para makapag-aral. Si Chinga na dating guru, dito namubuhay
sa kapi. Pusa, may radio station pa, ha? Teka, sa tuktok ng bundok, may kuryente na pala ngayon, ha? Malakas to. Dad. May notion po tayo na pag marami kang pera, masaya ka. Parang ganun yun. Di yun. Pero sa amin dito, mabubuhay. Siyempre, pag marami kang pera, masiyahan ka. Masaya ka, di ba? Pero doon sa kanila daw, hindi ganun. Ibang klase kayo. Kami ng simple. Uh-huh. Minsan kasi sa buhay ng tao, sir, you need to look for peace of mind, yung serenity of your soul, at nakikita ko rin dito yun, sir. Ayos. May 1,000 pamilya o abot sa halos 4,000 individual ang piniling manirahan dito sa bundok at maging bahagi. 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang marami na ho yan. Na mamaya, magbibigay ho tayo ng reaksyon tungkol ho dyan sa 4,000 naninirahan dyan, ha? Ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Isa lamang ito sa 60 organisasyon sa buong bayan ng Socorro. At tingin ng grupo, posibleng... Sa 60 organisasyon, marami ah. Isa lang daw yan sa 60 organisasyon sa Socorro. May kaugnayan sa away o hindi pagkakunawa ng magkakabilang partido ang naging ugat ng naturang issue. Pinakatinuturo ng grupo na nasa likod ito ang dati nilang kasampi na si Delito Sanko. Posibleng may galit daw kasi at hindi natupad ang ambisyong maging leader ng grupo. Bagay na din ang ginaman ni Sanko. Yung leadership kasi ng mas lalo na yung mga malalaking organizations, kung di man hierarchical, dapat ang leadership dun sa mga malalaking pamilya, may influence ng pamilya. So bakit ako mag-ambisyon? Bakit ako mag-ambisyon na yung pamilya ko ay super indigent? Cheryl, natanggap na kahapon ng grupo nga ng SBSI itong imbitasyon ng Senado sa pangunguna nga ni Senator Bato de la Rosa dito nga sa kanilang grupo para nga magpunta sa Senate at magsagawa ng investigasyon. Bagay na pipilitin doon ng grupo na makapunta doon sa Senado kahit kapos sila sa budget. At ngayong araw na ito, kaya tayo bumalik. Sino, kakatakot yan, nakapos sa budget. Baka yan na maging dahilan kaya hindi sila nakapunta, walang budget ah. Teka, saan ba kumukuha ng kinabubuhay yan si Senyor Aguila at nakapagtayo siya ng ganyan? Sa taas dahil dumating naman ang mga tauhan or kawanin ng Commission on Human Rights. At kung naririnig niyo sa aking likuran, ginagawa no yung isang cultural show dito sa lugar na talaga namang pinagmamalaki ng SBSI dahil sila yung nananalo sa mga competition. At pinaka-recent nga yung Sinulog Festival kung saan sila yung nag-champion. Ipakita ko lang sa inyo itong lugar, Cheryl, no? Dito sa pinaka-area kung saan tayo naroon, ito yung parang pinaka-sentro nila ng mga offices, kumbaga. Yun yung tinatawag nilang White House, no? Yung may kulay green na bubong. At dyan nakatira itong si Senior Aguila at ilang mga opisyal nga ng naturang grupo. May mga tinayo na rin sila ditong mga kubo, reception area, kumbaga, ng mga tao at bumibisita nga dito sa lugar kung sakali may mga pulong sila. At bukod dito sa naturang mga kubo, dito naman makikita ninyo kasi nasa pinakatuktok nga tayo, yung mga kabahayan, ewan ko kung masisilip natin yan, talagang areas no dito, talagang nagtayo na sila ng mga bahay. Isa yan sa mga pinagmamalaki ng SBSI na sila'y tumutulong sa pagpapatayo ng mga bahay, ng kanilang mga miyembro kung sakaling kakailanganin. At dito rin nakapuesto yung mga binanggit natin kanina, Cheryl, na mga recording booth, mga radio station, meron sila ditong ganyan at saka mga other businesses. Bagay na talagang pinapakita nila that they really created a community dito sa tuktok ng bundok. At pinakasinasabi din nila, ang premise na sinasabi naman ng mga nakakausap natin residente, gusto lang doon talaga nila ng kapayapaan at yung mapalapit talaga sa Panginoon ang kanilang pinanghahawakan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba? Maganda po yan, mga boss, sa 28 sa Senado. Kung makakarating si Senyor Aguila, marami ho siyang dapat sagutin. Ha? Alam niyo, mga boss, no? Nakapagtayo na siya ng sarili niyang komunidad doon. Malaki hong bagay yan. Eh. Ha? Bakit? 4,000 na raw yung naninirahan doon. Sabihin na natin sa 4,000 na yan, 2,000 na lang ang butante. Ha? Hawak niya ho yan. Kung anong sasabihin niya dyan, kumo siya ang may hawak niya, siya nagpapakain dyan, siya nagyaya niyan dyan, punta sila dyan, para sila, malapit daw sa Diyos.
Yun yung 2,000, i-multiply nyo sa 1,000 kada isang butante. 2 million ho yun. Ha? Yun ho, ang kakausapin mo lang doon, sigurado si Senyor Aguila. Ayos na. Kagaya rin ho ng mga ibang sinasabing organisasyon na nakapagtayo ng malalaking hawak nila ang kanilang mga sinatawag nating mananampalataya na kung ano sabihin nila, eh susunod itong mga tao na ito. Ang kausap nyo ho, yung leader, hindi naman ho yung mga tao. Dahil kung ano nga sabihin ng kanilang pinuno, yun ang sinusunod nitong mga sinasabing nananampalataya. Ano po ha? Wala akong problema dyan eh mga boss. Eh, yan ho ang naging kanilang marke. Kaya lalapitan ho yung kanilang boss. Oh, parami ho sila ng parami yan. Kagaya nito, pag ito hindi nahinto to, mga boss, lalaki yan. Pero nabuko na eh. Hindi natin alam kung paano siya lulusot sa Senado. Baka makakontempt ito si Senyor Aguila eh. Siguradong makakaharap ni Senyor Aguila yung mga nagre-reklamo sa kanya na nga dating membro niya. Lalo na po yung sinasabing fixed marriage na yan na ginagaya niya in-check. Ha? Alam nyo, no? Ang tao ho, hindi naman ho komo, hindi ka nakapag-aral, eh meron ka naman ng utak, normal ka pa rin. Alam mo, kung ewan ko. Ha? Yung bang sasabihin sa inyo nung inyong leader na iha, masayihin mo ako at ikaw ay pupunta sa langit. Ha? Kalat ni, kikinig ka ba? Ha? Kaibigan Joe Flores, ha? Hindi ako nanilip ko, Joe Flores ka talaga. Ha? Iha, dito ka sa katabi kita sa gabi ha at nang siguradong mapupunta ka sa langit. Pag ganyan naman po, gamitin nyo naman ho yung utak nyo. Lumabas na kayo dyan at isuplong nyo na kagaya nitong ginawa nitong mga iba. Ito ang fixed marriage na sinasabi. No? Ito ang para sa akin lang, ha? Wala akong alam yung ano eh. Kasi 12-14 raw eh. 14 anyos, ikinakaman eh. Kumbaga sa ano eh, parang kumbaga sa baboy eh. Pwede na ikang maging inahin yan. Ah, diba? Nahanap na ng bor. Wala akong pag-ibig na wala hong ligawan kumbaga dahil yun ang kagustuhan ni Senyor Aguila at yun nga pag ayaw mo eh hindi ka makakapunta sa langit. Anak ng putik, putik yan ng kamuti, ano ba Lord. Ngayon, kakausapin, eh, siyempre, nandun na yung mga magulang. Walang magagawa yung bata kung hindi sumunod sa kautusan ni Senyor. Ha? Ang inaano ho nila dun, eh, ano eh. Senyor Nazareno, eh. Oo. Ang pagpasok mo, may tarpulin, eh. Si Senyor Nazareno, malaki. Ha? Gaya ho sinasabi ko. Timbang. Tsak ho to si Senyor Aguila ho to. Iikot ho ito sa Senado. Maaring tanongin sa kanya, sino ka ba? Anong klaseng ano ba? Ganyan, maraming tatanungin po dyan. Kasi malaki na ho yung gastos niya doon sa tuktok ng bundok. May sariling printing press. May sariling istasyon. Ha? Diyos ko. Yan ho problema eh. Yan yung mga yan, dapat nga sana hindi na pinaba. Pagka may sumisibol pa lang na ganyan, kinikistyon na ng barangay na nagtatayo ng mga ganyang klaseng ano, mga kulto. Ha? Yan nga ho yan eh, diba? Papakasal yung isa. O, di magdalahi na ho yan doon. Doon na ho yun, nanatili na ho sila sa bundok. Di na ho sila makakababa ng bundok dahil nasa pakpak na sila ni Senyor Aguila.
Kung ano sasabihin ni Senyor Aguila ay masusunod. Yan nga, bandang huli niyan, eh, si Senyor Aguila nang pag may nataypan si Senyor Aguila, baka mangyari ang ma-night duty na sila ni Senyor Aguila. Hindi ho ba? Yan ho yan. Tapos yun, hindi nyo ano, o kaya si Senyor Kibuloy, mahirap na. Malakas na sa gobyerno si Senyor Kibuloy. Presidente ng ano eh. Tinaas niya, naging presidente ka dahil sa aking mga sa aking mga miyembro, di ba? Yan po yan eh. No, nakita ko pa kanina, meron pang iniinsayong mga parang mga tawag dito, yung mga squad, Aguila squad, may kung ano-ano, talagang ano ho to, iikot ho ito sa Senado, maniwala kayo. Wala hong ano to. Sasabit ho ito. Takin mo, pipilitin mong magpag-asawa yung wala mang hamuang-muang, 12 anyos, 14 anyos, papakasal mo sa ano. Para kumbaga sa ano, pwede na ikang mabuntis yan. O, ganyan. O, di. Maglalahi na sila dun, di ba? O, ang kanilang amo na, si Senyor Aguila na. Diba? O. Kung ano sabihin ni Senyor Aguila, na. Kaya nga, di ba nga ho yung mga nag-report sa kanya, mga tumakas. Diba? Kaya ho sumingaw. Pero matagal na yung ano nila. Yung kanilang organisasyon. Taon na ang binilang, hindi lang pala ngayon. Dahil talagang halos yung kabundukan, 4,000 ng araw silang naninirahan doon. Mantakin mong dami na yun. Diyos ko. Si Kibulo nga, nagsabi nga diba ni Kibulo, makita sa bundok, pagbaba niya, share away appointed son. Nagsimula lang yata si Kibulo sa 7. Ang ngayon, 1,000,000 na sila, di ba? Lord. At yun na, meron ng night duty. May taga-paligo na yata siya. May taga-masahe na siya. Mag-isip naman kayo, wala akong ganon. Hindi ho, Diyos ang hawak niyan. Kampun ho ng ano yan. Hindi ho, Diyos ko kayo mga miyembro kayo na yan. Ano ba? Hindi naman ho sa ibang tao nang gagaling yung mga reklamo. Sa mismong miyembro rin nila. Kung anong ganong kasama yung mga yan. Alam nyo, Diyos na lang ang bahala sa kanila. No? Ginamit nilang, nagpanggap silang makadiyos, ano? Para lang, ano? Lord. Para yung magkaroon sila ng marangyang buhay, sikat sila. Yun nga eh. Bakit hindi sila sisikat? Lakas nila sa politiko. Di ba si Kibulog? Sino nag-appoint kay Kibulog? Appointed son of God daw siya. Yung God sabi naman ni Dikong, who is this stupid God? Ba't kumingiti si Kibulog? Minumura na yung nag-appoint sa kanya. Di ba? Mga boss. Lanaw itong ano na to. Pag ganito ng ganito. Walang problema ho, maniwala kayo. Oo, sige na, nandyan na yan. Pero yung pagdating naman sa pinapasok ka na sa kwarto, at sasabihin, pag hindi ka pumayag, iha, hindi ka makakarating sa langit. Taragis na yan. Daking katangahan, ano, mga boss. Ito naman si Senyor Aguila, hindi pa ho yata umaabot sa ganong sitwasyon. Yun nga, kailangan pagdating ng edad na pwede ka na mabuntis, kayo palalahian na sa mga, parang mga baboy, no? Nilagay nila doon sa isang remote area roon. At yun, gumawa sila ng sarili nilang lugar at sila-sila na mag-aasawahan doon. Para sila dumami ng dumami. At hawak sila ni Senyor Aguila. Habang dumadami, lalong lumalakas si Senyor Aguila sa politika. Di ba parang yung kaya ano ba yun? May ano na yun, kulto na yun. Benevolent daw. O, ganun din eh. O, dun sa sabi nung kanilang ano eh, nakakausap ko yung kanya Diyos at magugunaw ang mundo. Kaya tinayo niya yung kaharian niya sa tuktok dahil parang ano, Noah's Ark. At marami rin hong naniwala. Oo. Kalimutan ko yung pangalan ng kalbo na yun. Oo. Patay na yata. Naging most wanted dahil sarili niyang asawa, ang kaso niya, pinatay niya. At ang buong pamilya ng kanyang asawa.
Ha? Wala akong dala. Mag-collab na po tayo, mga boss. Diyos ko, bahala na po kayo sa mga taong ito na gumagamit sa inyong pangalan upang sila po ay makapaghasik ng kasamaan dito sa mga tanga, no? Collab na po tayo. Ito po yung comments nyo sa vlog ko kagabi. Oo. Aileen Pulido, shout out. Grabe po ang mga kaganapang ito, sabi niya. Parang parto ho ito eh. Oo. Ah. Mantakin mo, mga boss. Kung meron kang 2,000 butante hawak mo, 1,000 na lang isa, 2 milyon tumatagapak pagdating ng eleksyon. Kagaya ho yan, 4,000 na raw ho miyembro. Sabi mo na mga bata iba, hindi pa pwedeng bumoto. Pero yung 2,000, paniguradong butante na yon. O, di ilang panahon pa, yung mga bata, butante na rin. Di habang lumalaki ho yung kanyang tinayong kabayanan doon sa tuktok ng bundok. E palaki ho ng palaki. At hindi lang ho yun, marami hong lalapit dyan. O, meron, kagaya yung mga, may mga sinasabing ano, magmula sa barangay, lalapit sila para sila makakuha ng bindisyon. O, mga senador, lahat, marami ho yan, vice mayor, lahat. E, mantaki mo, meron kang 4,000, 2,000 botong sinisiguro mo. Ba, maraming pera, di ba mga boss? Yan po yan eh. Sa maniwala ka at sa hindi, maliban na po sa Katoliko. Ang Katoliko po kasi hindi ganun eh. Wala akong nagdidikta sa Katoliko kung sino ang iyong iboboto. Oo. Boto mo kung sino gusto mo. Magkabuloy ka kung gusto mo. Oo, yun lang po eh. Tsaka yun nga ako sa Katoliko, bawal yung mag-asawa, pare. Hindi ko kagaya ito sa mga ganitong klase. Oo, yun nga ako na. Eh, yun, wala akong magagawa eh. Yan o, pastor eh. Oo. Eh, pero yung iba naman, kagaya ng mga iba dyan, eh, hindi ho masyahan sa isa lang ho yung asawa. May kaibigan akong pare. Oo. May kaibigan din akong pastor. Oo. Meron hong pastor na matino. Meron hong pastor na baliw. Oo. Nakala mo na ano, ewan ha. Yung kaibigan akong pare, nag-asawa siya. Pero sabi niya sa akin, pare, umalis ako sa pagkapare. Ayokong lukuhin ng Panginoon. Meron akong mga kasamaan, hindi ko tatanggi sa iyo, ng mga pare na may asawa. Pero hindi ko kayang gawin ng lukoy ng Panginoon. Kasi sa pare, pagka nagpare ka, uordin ka, kakasal ka na, parang kasal ka na kay Kristo eh. O, kaya bawal mong mag-asawa, pare eh. Eh sa mga pastor, hindi ho bawal eh. Diba? At yun nga po, sa kaparian, pag pumanaw po yung pinaka-leader ng kaparian, si Pope ganyan, matagal ho ang butuhan. Hindi ho yung kagaya itong mga anto, kung sino yung namatay, sasabihin namatay, o ikaw ang ano, pag ako namatay, ikaw ang susunod na leader nitong sekta na to. O. Hindi ko ganun sa Katoliko eh. O. Kagaya to si Kibulog, si Kibulog, o. Pag ito eh, sinamampalad, o sino papalit mo dyan? Wala asawa yata to, wala anak eh. Sino? Oh, 'di ba? Ganun 'yan eh. Oh. Doon naman 'no sa isang ano, puro yung kung anong apelyido, puro 'yun ang nauupo. Iglesia ba 'yon? Oh, kung sino 'yan, 'yun at 'yun din ang nauupong apelyido. Hindi ho pwede mapalitan. Papalitan man, pero 'yun din ang apelyido. Mag-anakan din. Oh, sa Katoliko hindi ho ba iba? Oh, real talk lang ho tayo, 'di ba? Raul Villanada, shout out. Ha? Greetings, Kuya Rox. Kagipitan, sabi niya. Greetings, Kuya Rox. Kagipitan, kaya lumilitaw ang mga kulto katulad nila Kibuloy at El Cuyocot Suriano. Biktima, mga minor di edad. Shout out yung Lagon, my friend. O, pastor po yan, pero matinuho yan. Tsaka yun nga ho eh. Pag ang inyong mga pastor-pastor ay sinasabi ng kailangan tumabi kayo sa akin at para kayo mapunta sa langit, i-report nyo na ho yan. Baliw po yan, baliw.
Oo. Masahin mo ko, Iha, at tatay kay... para nga mapupunta sa langit. Masahin pa lang, eh. Pwede mo na sabihin, layasan mo na eh. Pero yun nga, kagaya yan, si Senyor, tinayo yung kanyang ano, sa tuktok ng bundok. Hindi ho ganun kadaling makatakas. Hindi ho ganun kadaling makatakas. Isang oras kang bangka. Ba, eh, yung isa nga, di ba, tumakas, bangka, lumangoy, di ba? Mahirap makatakas sa pinaglagyan ni Senyor Aguila ng kanyang mga naloko, di ba? Mga naloko, mga na, ewan, na miyembro ba yun? Di ba? Imelda Go, shout out. BFF ni Tandang Duterte yan, kaya protected yan sa Pinas. Kasi hindi makakalabas si Laila De Lima sa kulungan because of Tandang Duterte. Until now, Duterte is still powerful in the Philippines. Sang-ayon ako sa dyan, Imelda Go. Friend, Amy Bingson, shout out. Ah, Dolor Garcia, bilhin na magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni friend Amy, oh. Busy si friend Amy, oh. Pagka hindi ka busy, friend, usap ulit tayo, kwentuhan tayo. Ha? Sabi ni friend Amy, talagang madaling mabudol ang mga Pilipino. Nakakalungkot, pero iyan ang katotohanan. Sabi, matatalino ang mga Pilipino, pero ba't hindi ginagamit ang utak sa tamang pag-iisip? Nangyari na nga yan sa itong nakarang eleksyon, di ba, friend Amy, ka naman, number one si Kimo sa senador o ano? Ha? Raul Villanada ulit, oh. Magagalit si Kibs niyan dahil ang alam niya siya lang ang mesyas. Ano naman itong taga-Socorro na ito? May kaharian din. Sus, mental na bahala sa inyo. Dapat talaga ito, anak ng kamote. Ang dami kasi tanga, friend Raul eh. Julito Rubilio, shout out. Ay, baka mag-vlog ako mamaya, maganda. Oo. Balik tanaw tayo kay Kapersi, maganda. Karamihan sa Mindanao naloloko. Ginagamit ang salita ng Diyos para makapangakit at maloko para sumapi sa rehilyon. Walang kaibahan sa kultong Kibuloy at Lusada. Ginamit ang salita para kumita ng at yumaman. Yun nga eh. Ito namang mga miyembro, hindi pa ba kayo nakakahalata? Diyos ko namang kayo. Na kayo ginagamit lang niyang mga yan para sa pansarili nilang sarap buhay. User, oh. Shout out user. Marami talagang mangmang na Pilipino. Aminin na natin yan. Totoo yan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Carox. Kulto na naman. Kung mismong kamag-anak, takot magsumbong sa otoridad, ibig sabihin may nagaganap dyan na hindi katanggap-tanggap at lumalabag sa batas. Dasal, patnubayan po tayong lahat ng mahal na Panginoong Diyos. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, sigurado, karugtong ni Senior Aguila, ni Pastor Apollo Kibuloy, na spiritual advisor ni Digong Duterte. Pumasok na naman itong si Kibuloy, pag di kayo dumaan sa akin, di ako kikita ng limpak-limpak na salapi. Fuck you. Librado Ludovico, shout out, ah. Blessed morning po, Karoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Napanood ko yan, Karox, pero hindi ko tinapos. Isang kulto na naman na nakabudol sa impyerno ang tuloy niyan. Marami ho yan. Lahat ho ng nakinabang sa pangalan ng Panginoong Jesus para po sa akin, hindi po sila naniniwala kay Jesus. Hindi po sila naniniwala sa Diyos. Kaya nga ho, nagagamit nila yan pantangkip sa kademonyo ang gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Ha? Kaya ho, yan isang napakalaking kasalanan. Ngunit dadapot, subalit, pinakikinabangan sila ng mga politiko. Diba? Pwede na sa naman ulit. Karoke, naalala ko tuloy ang sinabi ng ating bayanin si Kato Serizal ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa ginawa ng dalawang kabataang aktivista ang babae na may talino, tapang at paninindigan na isiwalat ang katotohanan nangyari sa kanila sa kamay
ng militar. God bless po. Sumagot si Alberto Ulaero. Karoke, si Mrs. Sara Duterte Carpio, hindi siya mukhang monkey eating money. Hindi rin siya mukhang hipopotamus. Si Vice President Sara Duterte Carpio, mukha siyang tambaluslos, karoke. Angie Ventura, shout out. Sir Rox, good evening. Sir Rox, ipahinga mo muna ang mata mo. Huwag ka munang magbabasa ng mga comments. Di, sayang naman eh. Pagaling na siya, Angie. Salamat sa concern, ha. Roberto Lanusa, oh. Shout out, ha. Good evening, Karoke. Huwag na tayong magreklamo. Trabaho na lang tayo ng trabaho dahil walang kabusugan ang matatabang buhaya sa gobyerno. Buwis natin, kulang pa sa kanila, kaya mahungutang na naman sila. Totoo, kanina ang ganda nung kay Atty. Enzo. Ah, halos kalahati yata niyang budget na 5.7 trillion uutangin eh, para mapuno lang. Sabihin, wala nang para dyan sa budget na pinasa nila. Kailangan mangutang para mabuo. Galit na galit si Atty. Enzo eh. Alberto Ulaero ulit. Karoke, ang mga senador, congressman, vice president Sara Tambolosos Duterte Carpio at President Bongbong Marcos, expected sila ni Kibuloy, accepted sila ni Kibuloy, pwede na silang umakyat sa langit. Karoke, kaso nung umakyat na sila sa langit, nabangga ang replano, nahulog diretso sila sa impyerno. Ngudi Muma, shout out, ha. Sir Rox, good evening. Itong si Kibulok, Buwang, sabi, Arleni, yung dating miyembro yan, si Kibulok, ang nanay at tatay ni Kibulok, magpinsang buo. Kaya sabi ni Arleni, may pagkabuwang yung kulto na yan. Pansinin ninyo, ang kanan kamay niya pungkol, yung bang puro palad, walang limang daliri. Yan ang una kong napansin. Tas ang gagong hari ng kulto, sinungaling, nagpapanggap na mabuti at mabait, ganyan daw ang evil mapagpanggap. Totoo, yung demonyo, maraming mukha yan eh, diba? Oh, itong mga nagpapanggap na sila ay mga apostoles o mga ganun, mga sila ay sugo dito sa lupa. Yan yan mga yan. Oh, tapos abuloy. Oh. Marilo Pabianak, shout out, ha. Gandang gabi po, tay. Senior Eagle, ha? Senior Eagle Money Eating Eagle. Tila po nauuso. Di po ba sa airport na naman eating dollar high, naka-stress na po nangyayari sa bansa. Lumalabas na po ang mga bulaang propeta. Dapat nga po noon pa sila nagsagawa ng investigasyon kay Kibulok. Nasaan na ba ang utak ng mga nasa pamahalaan? Mahabagin Diyos, Lord, save our country. Sleep well po tayo para gumaling na agad mata ninyo. God bless po. And to all Rocky Warriors, salamat po. Yanny Bigod, shout out, ha. Ha? Gandang gabi, Karox. Nabanggit mo, dapat dalhin sa Senado itong si Kibuloy. Naku, etiak, wala nang mangyayari dyan. Alam mo naman sa Senado, puro forma lang. Pero nauwi din sa wala. Lalo na sa Senado, halos puro bataan na lahat na Duterte at nakaupo. Dapat kay Kibuloy, lasunin sa... Ha? Lasunin na lang. Hindi pwede, may tagatikim pa yan eh. Oo. May yung mga kanyang mga spiritual wives ba? Oo, meron pang mga kung ano-ano. Marami alala yan bago kumain. Oo. Lord. Nangyayari sa mundo. Tony Licuanan. Welcome to the club, Tony Licuanan. Sir Rox, may agila na sa Davao yung masiba sa pera. Tapos may bago na naman Senior Aguila. Oo nga. Ah, po, bakit nakakatuwa nila si Aguila? Maaaring itanong din siya sa Senado
kung bakit naging ikaw ay Senior Aguila. Ano bang ano at naging Senior Aguila ka? Yan ba ang ano mo? Anong maraming sasagutin ka, Senyor. Pagdating sa Senado, ah, Senyor, dapat sa Senado, sunduin na yan dun eh. Kasi baka mamaya sabihin, kinapo sila sa budget, kaya hindi sila nakarating eh. Oo. Diba? Kaya hindi pa sigurado yung sa 28 eh darating si Senyor sa Senado. Dahil yun na, nagpasabi na siya, napipilitin niya. Kasi kulang sa budget. Ha? Federico Mandak, shoutout, hanga ako sa katapangan ng dalawang kabataan na ito. Mulat na sila sa nangyayari sa gobyerno. Sobrang nagmukhang tanga yung militar. Hindi nila na whitewash yung mga bata. Gusto nilang bumango ang pangalan nila para sa ma-justify ang pondo ng NTFL Cup na yan, na bilyon-bilyon pala sa ilalim ni BBM at Sara. Grabe talaga, walang kabusugan. Totoo yan. Tony Licuanan ulit to. Bunyog sa katotohanan, inililis lang nila ang SF Xerox, sabi niya. Federico Mantak ulit to. Ha? Xerox, yan ang problema sa mga kabataan. Kung hindi makapag-aral at yung mga pamilyang di maabot ang tulong ng gobyerno, lalo dyan sa mga nasa Mindanao, napipilitan silang sumama, sumapi at maniwala sa mga kulto kapalit ng mga pangakong kaginhawahan sa buhay. Huli na nang malaman nila na impyerno pala pinasok nila, sobrang nakakaawa. Totoo yan. Pero hindi pa naman huli ang lahat, ha? Natawag na si Senyor Aguila. Buti hindi pa masyadong lumaki si Senyor. Eh kung naging kalating milyon ay miyembro ni Senyor at nahasa ako. Teka, baka matatanong ka, Senyor, kung may titulo yung bundok na pinaglagan mo sa tuktok ng bundok. Kung sa'yo yan, baka illegal yan, Senyor. Sinong nagbigay sa'yo na, kung hindi iya, sinong nagbigay sa'yo karapatang magtayo ka ng komunidad dyan? Kung hindi sa'yo, eh, pero kung sa'yo yung kabundukan, eh, maganda, diba? Kinara dyan ba? Shirley J. Sir, shout out. Ay, Diyos na mahabagin. Bakit? Ay, Diyos na mahabagin. Kailan po ba darating ang gaba ng mga sinungaling at mga hambog? Naninigas na po ang mga panga namin sa gigil sa mga yan na kakapanginig ng mga laman-laman talaga, Karox. Oo. Kaya si Prince Sherby, no? Ah. Shout out NSNS Misty Ansen, July 7 Alcantara, mga friend, ha. Sabi ni Pia Deli, oh, ha. Magandang may piring sa mata na gabi, Sir Rox. Same to all kalupon ng barangay 88. Tapat ng poso. Tartada pa lang, bokya na ang labas mo. Good to see and hear you're doing well, Sir Rox, as far as your heart is concerned, along with your eyes problem. Siyempre po, malungkot kami pag di ka okay, Sir Rox. Ikaw po ang aming master. Di po masaya at di kumpleto ang mga araw o mga gabi namin pag di ka namin nakakasama, Sir Rox. Masaya siyempre pag nandiyan ka at nakikikulab sa aming lahat ng mga kalupon mo, Sir Rox. Kaya tuloy lang ang ligaya, basta ikaw po ang ami, ikaw po ay palaging okay. Di po kayang gawin ng iba ang pagtitiyaga mo sa aming lahat. Kaya super saludo kami sa iyo, siyempre. Siyempre naman, Sir Rox. Anyway, about Kibulok. Sabi mo, Misiya? Ha? Ano daw? Namali ka yata ng banggit, Sir Rox. Baka may sayad. Anak ng kuting na pulburon talaga si Rox. Aba eh, kung siya ang Diyos at may siyapak, tatalo na lang talaga ako sa kumunoy. Tawa na naman si Tia Delio. Ano? At itutuloy ko na lang talaga ang pagbibigti ko sa puno ng kamatis. Malamang sa malamang, puro din may siyapak ang at topak sa utak
pag ikaw po ay naniniwala sa isang super baliw, sobrang luwag ang tornilyo. Aba eh, dapat po dyan eh, may galyos na tali. Kasi pag nakawala po yan at nakakagat, masyado na pong delikado ang aabutin mo sa tindi ng rabis at kamandag ng ulupong na yan. Ay, Diyos ko po, anaman, Lord. Ito na po ba ang himagsik talaga ng taghirap na tagut at tagutom? Mga kawawang kababayan, naniniwala po sa isang uto-uto na sobrang kasarapan ang dinanas sa pang-aalipin po sa mga kawawa nating kababaihan. Sumobra po ang bilib at talino sa sarili. Uy, Tia Delica, bata pa si Senyor Aguila, 23 anyos lang yata itong kumag na ito eh. Oo, ha? Lord. Gusto niyang sabihin mo, siya ang gawin mo, siyang Diyos? Ay, Diyos ko po, sobra pong nakakilabot si Rox, pero wag kami, okay? Wala po kaming mga tama at sayad sa aming mga utak. Kaming lahat ay nasa tamang matitinong pag-iisip. Pag-iisip pa, ay nako, naman talaga si Rox, puro ka. Kasi may awang sa utak ang mga namumuno sa atin. Wala pong mga nasa utak, kundi puro kasakiman. Manatili sa pwesto at may pagpatuloy ang pagkagahaman at paglimas ng kaba ng bayan. Sa mga nangyayari po ngayon, ay talagang na-extend pa ang kapangyarihan ng Diablo. Totoo yan, Trencherbin ka. Si Impong at si Tia Deli, magkakape muna at lalayas na. Bago pa kami mahawa sa mga may siyapa. Sa inyong Impong, signing off muna. Hanggang sa muli po. Huwag po natin kalilimutan, may tunay pong Diyos. Totoo, at hindi po yan si Kibulok. Dasal ko ang patuloy mong paggaling si Rox. Mahal po tayong lahat ni Lord. Di niya po tayo pababayaan. Ang masama, kailanman po ay di kayang gapiin ang kabutihan. Totoo yan, friend. Isang mapagpalang Biyernes ng gabi po sa inyong lahat, Parokya Warriors. Ha? Ito po ang tagapagtala ng pinakamahabang nobel. Oh, sa inyo pong lahat, humihingi ng pasensya. Ito po ang super kulit, asungot. Pero ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal ang inyo pong Tia Deli. Ay naku. Lita Alambat, shout out. Second, Kibaliw, baka second, Kibaliw, baka assistant. Second, Kibaliw ba yan? Baka assistant? Di malayo, ha? Tignan natin pagdating sa Senado. Buburat natin ang katauhan nito si Senyor Aguila na ito, kung ano naisip nito at nagtayo siya ng sarili niyang komunidad doon sa tuktok ng bundok. Ha? Ramon Valencia, shout out. Good morning. Good morning, bossing. Bilib ako sa diskarte ng dalawang estudyante. Buong mga loob at prinsipyo at dignidad. Sila ngayon ay nabibilang sa mga bayani. Totoo. Ramon Valencia ulit. Bossing, kung walang nakakita, baka tinukhang na mga yan ng mga baliw. Ramon Valencia ulit. Tungkol naman kay Kibulok, Loy, ingot lang ang naniniwala dyan. Sang-ayon ako sa naipatawag yan. Sabay na silang dalawang manyakis. Puto, sa totoo lang, ha? Ramon Valencia ulit, Ang problema, karamihan sa mga sinatong at congressman ay kapanaling ni Kibulok. Nakita ko sa news nung birthday niya, puno ang palasyo, mga big time at mga celebrity, ang politikong pulpul. Norman Romando Reyes, of course, hindi aamin, sinungaling kasi baliktad na ang
realidad sa mga yan. Sa kanila ang tama ay mali, ang mali ay tama, pero dapat kunin ng DSWD ang mga bata doon. Totoo, dapat pasukin na ng gobyerno yan si anto, si Senyor Aguila ng puto Larry Encinares, shout out. Uso talaga yan sa mga kulto dyan sa Visayas, lalo na dyan sa Mindanao. Ewan ko ba bakit madali silang mapapaniwala sa mga ganyan klaseng samahan, parang walang kalayaan. Totoo. Eh si Prenjo, shout out Joe Flores, my friend, ha. Hello again, Sir Rox. Sir Rox, sa halagang 10,000 pesos ang tanong. Man to, ha? Ano ang mas marami? Yung bang brain cell ni Robin Padilla o ang bilang ng palayaw ni Sara? Patay tayo dyan. Number 1, Sara walang AIDS. Number 2, Tambaloslos, Buksinera, Dagul, Princess Fiona. Number 6, Spoiled Brat. Number 7, Yusek will answer for me. Number 8, Sara Kim. Number 9, Red Tag. Red Tiger Sara. Number 10, Hopeless Dayamo. Number 11, Money Eating Eagle. Tawa kang tawa dyan eh. Joe Flores ulit oh. Si Rox, napanood ko yung video security sa NAIA. Ibang iba pala ang chocolate sa Pinas. Kailangan palang uminom ka ng maraming tubig. Sa sobrang nervous niya yun, friend Joy. Tinutulak niya pang ganun eh, oh. Ano na yun? Anong naisip niya, no? Sa takot lang niya? Eh, maski naman lumabas pa yun, di pwede ba bang gamitin yung pera na yun? Amoy ebak na yun, di ba? Lord, ano bang nangyayari sa Pilipinas, friend Joy? Oh. Kalati Baya, shout out. Good morning, Karoke. The future looks bright. Got to wear. Get well soon, Karoke. Ito, medyo okay-okay na, oh. Siguro mga 2 days pa to, wala na to. Kalat niya, hello, Miss Akira Milos. Ingat, sweetie, sabi niya. Ay, sumagot si Akira. Shout out, Akira Milos. Good afternoon to you. Ikaw din, ingat palagi, oh. Hi, sweetie, thanks. Nagnaw ka na. Nagnaw ka na ba? Hello, Miss Aruba. Regards, sabi ni Kalatni. Kalatni Baya ulit, oh. Dapat humingi ng tulong ang gobyerno kay paring Estong at paring Jaguar para marisolba ang issue sa kulto na yan. One line, gamutan lang ang solusyon dyan. Patay tayo dyan. Asa na yung dalawang yun? Hindi ko na napapanood yung dalawang sanu na yun. Oo. Yung mga nang gagamot sa online, mga gagot ka lahat yung bobo, mga putres niyan. Kalat ni Baya ulit, oh. Bumanat. Bumabanat ang tanong. Bumabanat din ba ang night duty, Senior Aguila? Hindi pa pwede. Hindi pa yata pwede. Pero inaano niya na. Pag pwede nang mabuntis yung babae, papasakyan niya na doon sa mga barako. Oh. Oh, pamili na kayo diyan. Kung sino ang gusto niyo'ng kabayuhin, asawahin, ha? Ano nangyayari sa anong klase ito? Kaya sa paru-paut ulit kong dinasabi mga boss. Ito ang impyerno. Wala nang iba. Nandito yung mga demonyo. Nagpapanggap na matulungin, papanggap na mapaka-Diyos. Lahat nandito, andito mga demonyo. Ito ang impyerno. Ito rin ang paraiso. Yun po ang langit. Pwede kang mabuhay dito ng parang nasa paraiso pag marami kang nagago sa pagpapanggap mo na ikaw ay maka-Diyos. Hindi lang naman dito eh. Doon sa Amerika, dami rin doon. Ako ng puto, sakit sa ulo. Ano ba yun?
Napapanood ko eh. Oo, yung mga nando doon, oh. May sarili-sarili yung mga eroplano, mga gago. Oo. Grabe na ho itong mundo na to. Oo. Napit na tayo makaisang oras, oh. Al Ulalia, shout out ah. Bumabalik na. Bumabalik sa sinaunang paniniwala ang ating mga kababayan. Hindi nakakaramdam sa gobyerno ang pagsamba sa mga peking idinideklara ang sarili na sila ay ang Diyos o anak ng Diyos. Sinasamantala ng mga buhong na ito na mailihis ng paniniwala ang mga tao at mapasunod sa mga imbentong ebanghelyo nila. Galing ni Al Ulalia. Gaya ni Kibuloy na siguradong idol ng agila na ito. Sa mga ganitong senaryo, mahirap na talagang mapaunlad pa ang ating bansa. Nakaramihan ay panatiko ang pag-iisip sa rehelyon man o politika. Magandang araw po, Sir Roque. Magandang araw, Al Ulalia, my friend. Akira Milos, oh. Watching now po. Magandang umaga dyan po sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Magandang umaga, friend. Sumagot si Kalat niyo. Akira Milos ulit, oh. Sa tingin niyo po, bakit po ba nauuwi sa kulto ang samahan ng mga nananampalataya sa Diyos? Sana po masagot po ang aking katanungan. Ano nga eh, Akira eh, totoo lang, dahil nga sa hina ng kanilang pananampalataya, sa hina ng kanilang utak, o sabihin na natin mahina yung utak nga, kaya sila napabilib nitong mga nagpapanggap nito. Pero sana naman, pagdating nung ipapasok na sila sa kwarto at sila'y sasakyan na, at sasabihin sa kanila na, huwag kang hindi papayag, hindi ka makakarating sa langit. Abay, sobrang kabubuhan na yun, Akira, di ba? Tangang-tanga na yun. Sumagot si Kalati sa tanong ni Kakira. Ewan ko kung ano ang sasagot ni Karoke. Pero ang masasabi ko lang dyan ay resulta yan ng kulang sa edukasyon, ubod ng katangahan at kulang sa tunay na pananampalataya sa puong may kapal. Totoo. Parang ayun din ang sagot ko, di ba, Akira? Akira Mirza, tama ang punto mo. Biruin mo, dumadating pa sa puntong kitilin mo ang buhay ng kapwa mo, makarating lang sa langit na walang hanggan. Sobrang kahangalan yan, sabi niya. Totoo, di ba? Sumagot si Kalat niyo. Kaya nga eh, pero alam mo, sweetie, kami ni Karoke, patay na tayo, ay naniniwala na para ang isang tao ay makarating sa langit, ay dapat kumitil ng buhay. Hindi ka dapat kumitil ng buhay. Sa halip ay dumagdag ka ng buhay para marating ng tao ang tugatog ng rurok ng kalangitan. Ganun. Sabi niya, ang lalim naman, thank you sa sagot mo. Kalat niya. Ganun lang talaga, sweetie. Minsan, ang daan papunta ng langit ay may kalaliman. At minsan naman ay may kababawan. Ay tayo dyan. Ganun pa man, kay malalim o mababaw man, ang importante ay maabot natin ang kataas-taasang langit hanggang sa ang mga tao ay mapahaliluya sa sobrang ligaya. Patay tayo dyan. Sumagot siya, napakagandang pakinggan ng iyong pagsambit. Yan mo't ito'y aking pakatandaan. Salamat muli. Ah. Walang anuman, sweetie. Ah. Akira ulit, oh. Lapit tayo mag-isang oras, Akira. Oh. Gaano po ba kalakas? Ah? Gaano po ba kalakas ang kapangyarihan ng kanyang pananalita at sila po ay nagiging sunod-sunuran kahit ito po ay mali na? Ano nga yan eh? Sumagot naman si Kalat ni.
Ano ba kundi kasing lakas na signal number? Ah? Yes, Willie. Kita mo, hindi sila makaresist sa mga kahibangan na yan. Totoo. Yan nga ang problema eh, ha? Akira. Pag nakapanood ka ng debate ng mga yan, may kanya-kanya silang daladalang Biblia. Diyos ko, may kanya-kanya silang kawan. Sasagot yung ano, mali ka dyan, kapatid! Yay! Sabi naman ano. Ganito kasi yan. Ayon sa versikulo, kapitulo, sasagot naman yung isa. Hindi yan ang tama. Kanya-kanya silang dalang Biblia. Kanya-kanya sila na interpretasyon. Kalat ni... Hindi na ba sapat na maniwala ka na sa 10 utos ng Diyos at maniwala ka sa Panginoon? Ano ba mga tao to? Sa totoo lang mga boss, ha? Ito experience ko po. Pag mahina po ang inyong naturalesa, wag po kayong basa ng basa niyan. Biblia, hindi po sa ano. Kailangan nung malakas ang inyong ano. Professor nga po yung dating ano namin sa Legion of Mary. Oo, bumigay. Oo, nag-resign sa pagiging professor. Dahil ayon daw sa Biblia, ay kulang daw ang oras na napanaginipan daw niya si Virgin Mary. Uulan na. Bumigay. At isang sa pinakamagaling sa Biblia na yan. Ito si Damian Soto, mga boss. Ha? Si Damian Soto. Sa kababasa ng Biblia, ano nangyari? Para sa kanya, eh, walang kwenta si Jesus. Mas importante sa kanya si Rizal. Oh, simpleng-simple lang nabasa ni Damian Soto. Si Rizal daw, eh, nung humarap sa kamatayan, alam niyang hindi na siya uling babalik. Samantalang ang Kristo, kaya raw humarap sa kamatayan dahil alam niya, after 3 days, mabubuhay siya mong buli. Ganun ka, ano, tumutak, di ba? Kaya ako, hindi ako nagbababasa niyan. Tama na yung naniniwala ako sa kanya. Kung ano man ang kahilingan ko, eh, nararamdaman ko na nakukuha naman, binibigay naman eh. Oh. Layo ako sa sakit at kapamakan at kung ano ang Lord. Yun lang 10 utos niya na sunod mo. Siguradong sa langit ka napupunta. Hindi ka sasala. Pero gaano kahirap sundin ang 10 utos ng Diyos, di ba mga boss? Gaano kahirap? No. Tapos babasa ka pa ng babasa niyan, ibibigay ka talaga. Sabi niya, ah, di ba? Sabi niya doon sa mayaman, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin upang makapasok sa iyong kaharian? Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman ang makaakyat sa langit, sa aking kaharian. Oh, di bumigay ka na. Oh, di ba? Gaano katalinghaga yun? Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman na makarating sa kalangitan. Pag may nautak mo, hindi mo na makukuha. Oh. Shout out, Grace Tingsay! Okinawa niya pang kambabae ka. Ala, ay, malapit na yung ano. Hindi. Shout out, African Size. Maganda yung kwento natin, mga boss, di ba? Aris, shout out. Isang Pacquiao na naman ang lumitaw. Dapat kasi kay Pacquiao ay ibigay na sa Amerika para ito na ang ito ay mahatulan na at hanggang at huwag ng pamarisan ng iba. Masamang ehemplo ito si Pacquiao. Dapat kasi sa mga nagbabanal-banalan ay ihagi sa apoy. Ang lapit mo naman, Aris. Pero sangayin ako sa'yo dyan. Aris ulit to. Nakikita mo ba yung mga nagtagumpay sa kanilang mga sekta? Pag naglalakad, may tagapayong pa yung mga yan. O,
Samantalang ang 12 apostolis ng Panginoong Hesus Kristo, lahat po ay dumanas ng katakot-takot na hirap at mga karumaldumal na pagkamatay. Wala hong yumaman sa apostolis ni Kristo, mga buwang. Meron ba? Wala. Aris, si Aris ulit. Paano naging appointed son of God si Pacquiao? Eh, tuta ito ni Duterte Nin at BBM. Kalat ni ulit. Astig, naastig ang dating mo. Baring paring karaoke, ayos ah. Ito, J9G3, shout out ah. Isang oras na tayo. Kuya Rox, hindi kaya si Lisa Smugs ang may kagagawan kung bakit naka-sunglasses ka? Tanong ko lang. User, shout out ah niya. Ang mga napapaniwala ng ganitong gawain ay nagpapatunay lamang ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ayun, just a big user. Pwedeng mga dinarasal nila ay hindi nila nakakamit kaya sa iba na sila sumasamba. O, pwede rin yan. Panawagan ko sa CBCP. Paigtingin natin ang, at palakasin ang mga salita ng poong may kapal na naaayon sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay. Totoo yan. O, yan sinasabi ko eh. Ah, user, parehas pala tayo eh. Kaya ako pag nagsisimba ako, mga boss, ang pinaka-target ko, yung homily, kung ano ang giging sermon ng pari. Pag gusto ko, tatapusin ko ang misa. Pero pag hindi ko gusto ang sinasabi ng pari, at puro kung ano-ano lang na nasa, kung anong ano, hindi ko na pipil na pang kailangan natin ngayon sa buhay nito yung ngayon sinasabi, ma, kumisan may mga sermon yung pare ganyan eh. Yung bang hindi na ano eh, puro nakabase ito sa Biblia eh. Oo, hindi yung kagaya ng mga magagaling mag-sermon na ano eh. Oo. Kaya kuminsan mga nagtatagumpay ang mga ibang mga galing sa Muntinlupa. Paglabas nila sa lobby ka, ako eh doon ako yung nagsisi, nakilala ko ang Panginoon doon. Pastor na siya. Kriminal yun. Ako po ay dating mamamatay tao po ako. Ako po ay nasintensya ng 30 taon. Ngayon po ako po ay nakalaya at ako ay nagbabalik loob sa Panginoon. Amen! Sabi, praise the Lord. Yun. Yun o ang kuminsan, click na click eh, sa mga miyembro eh. Naku, napagbago ika ng Panginoon ito. Lalo na o yung kuminsan, meron o yung mga gumagamot na hahawakan ni gumaling. Naku, todas ka dyan. Hindi lang ho dito yan. Yung Benny Hins, grabe, di ba? Ginawa dyan pa ng klaseng kabagmangan yan. Merong isang Pilipinong pari na gumaya dyan na nakapagpagaling ng may sakit. Siya pala, may sakit. Ayun, inatake, patay. Huwag ho ninyong anuhin ng Panginoon. Huwag niyo ho siyang paglaruan, mga boss. Lalo-lalo na itong mga gustong-gustong nagpapanggap na sila eh maka-Diyos. Na nangangaral-ngaral tapos yung pala eh. Ayan na nga. Pag marami nang naniwala, kakabayuhin na yung miyembro nila. Mga satanas kayo, mga nayupa kayo. User ulit oh. Sana makadalaw muli si Santo Papa sa ating bansa para muling ipadama ang pananampalataya ng mga Pilipino sa Panginoon. Totoo. Esmarise, shout out ah. Good day po, Sir Rox. Get well soon po. Ingat po. Always, Sir Rox. God bless. Salamat, Esmarise. Reynaldo Gonzalez, shout out. Maling paniniwala kaya nagkakagulo-gulo ang Pilipinas, lalong-lalo na sa pananampalataya. Utak, puso ang apektado pag naligaw ka ng landas.
yan ang dapat mabago. Kaso ginagawa lang na pananalita, wala naman sa gawa. Nabubuhay na ang mga bulok na leader sa kapangyarihan, baluktot at ganid sa salapi. Yan ang inuuna, sigo na lang, second na lang ang pananampalataya kung meron man. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez, ang gagaling talaga ng mga comments nyo, mga boss. Sayang kung hindi mo babasahin. Felisa Narcida, welcome to the club. Hawak sa leeg ni Dutay ang military ng Pilipinas. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Hindi lang military, pati hustisya. Naku, buti na lang pinindot ko yung newest na may pahabol, oh. Si 3JC Hope, oh. Shout out 3JC Hope, my friend. Sayang, ako di ko pinindot yung newest, hindi ko mababasa to. Sabi ni, last na nag-comment, oh. Tsaka si Christian Cheng, oh. Sabi niya, hello Sir Rox, kita mo na. Di ba lagi natin sinasabing God works in a very mysterious way? Ayan, oh. Anong nangyari kay Bautista? Dito pa sa US nakasuhan. Yun nga, ah. Basta magtiwala lang po tayo sa Panginoong Diyos at mapaparusahan din ang mga masa. Mapaparusahan din ang mga mapang-aping mga politiko. Totoo. Ang ganda. Pero, friend Jane, ah, ang ganda ng paliwanag ni Atty. Enzo. Oo. Ang ganda. Kung napanood mo, ha. Pag ano, padala ko sa yung ano. O kaya, baka itapik ko rin yun. Oo. 3JC ulit. Sir Rox, antindi naman ang kamandag ng gobyernong ito. Mga money-eating vulture na politiko. Aba, figure of speech lang naman yan. Meaning, hindi literal na kumakain sila ng pera. Pero itong security guard ng naiya. Sabi ko na, abay, ginagawang literal kinakain talaga ang pera. My goodness. Hindi ko alam kung madidiri ako o ano. Ang dumi ng pera. Literal na madumi kasi kung sino-sino ang mahawak niyan at puno ng germs tapos kakainin mo. Ikaw naman, sa sobrang nervous ka nung security guard eh. Hindi niya alam kung gagawin ng gago eh. Nakita naman sa ano. Pero lumulusot pa rin siya. Tsokolate raw yun. Ah? Hindi man lang natakot. Magkakasakit. Hay nako. What is happening there in the Philippines, eh, Rox? Tinanong mo na naman. Alam mo naman ang sagot. Talaga ikaw, pre, no? Aray ko. Christian Chengnak, shout out, ha? Ano po yun? Parang kulto? Maulang PM po sa lahat ng mga nasa panig ng katotohanan. Mostly po sa inyo. Ni Mother Dear Tay, ha? Pwede siya po ulit, oh. Buti pinindot ko yung newest. Kung hindi, tapos na, eh. Oo, di ba? Radiation ulit, oh. Tawa ng tawa. Sir Rox, huwag ka nang magtaka bakit si Kibuloy eh hindi pinatatawag sa Senado. Mga kabarkado ni Kibuloy, ang mga nasa Senado, pwera lang kay Hintiveros. Pag-aari daw ni Kibulok ang mga tao sa Senado. Totoo yun, ah. Kaya nga, diba, dapat sana si Senator Hintiveros ang magpatawag dyan kay Kibulok, ah. Sunod niya na dyan kay Senyor Agila na yan. Si Senyor Kibuloy, di ba, my friend? Christian Cheng ulit, oh. Ang dami na po kamong mga nilalang dun sa taas ng bundok. Baka po gusto nilang magtayo na sila ng isang komunidad. Komunidad na nga, naki, natayo na nga, oh. Di ba, ito yung vlog ko. Komunidad na talaga. Kung di isang siyudad and or province. Eh, sa, base po sa nasa site ko, nasa site ko, parang isang kulto yan, Tatay Roque. Kibudoy, ikaw ba yan, ah? 3JC pala na. Si Rox, nakakapogi plus pala yan sa salamin natin, ah. Yan ang mga sunglasses. Karin kapag umaangkas ka sa motor kasi protection sa mata yan. Yung hangin kasi pag tumatama sa mukha natin, kasama ang alikabok. Totoo yan. Pakagan nga nangyari sa akin, friend. At kung ano-ano pa, so wear sunglasses, okay. O, tama-tama ka dyan, friend. Ha? Oy, mission accomplished, mga boss. O, baka mamayang gabi po, makapag-vlog pa ako ng minsan, o. Maganda ho, eh. Malapit niyang
death anniversary ni Ka-Percy, ah, wala pa nangyayari. Matalakayin natin kung makakapag-vlog pa ako. Hmm. Sana makapag-vlog pa ako mas minsan. God bless po. Oo. Mag-comment po kayo dito sa kay Senior Aguila kung anong masasabi niyo dito sa hindi ko matawag kung anong tao ba ito o ano ito. Parang baboy, magamaga eh, no? Oo, pero ay, Senior Aguila ka, maraming tanong na aabutin mo sa Senado. Ha? You're dead. Ha? Good night. Ay, good night. Good afternoon po ulit. God bless. Mga boss.